Okay, mga apo. So, ito yung isang Chinese lantern na sinasabi ko sa inyo. It's a bit smaller, pero may malaking version naman ito. Kaya lang kasi ang binili ko ay small lang. Kasi isasabit ko lang to sa ilalim ng pot ng halaman ko na hanging plant. Para magkaroon lang siya ng accent doon. So, ito, may binuksan na akong isa. Meron din siyang mga ring. Katulad as is. Ayan, oh. Tapos, ibaba ko camera para makita ninyo. Ayan. So, meron din siya mga ring. Tapos, eto siya. So, binuksan ko na siya. Tapos, meron siyang ganto. So, as usual, meron na naman siyang ganto. Tapos, eto. Feeling ko, parang dapat natin tong gupitin dito, ha? Feeling ko lang, ha? Kasi actually, hindi ko to pinag-practicean, ha? Para maaliw lang tayo sa pagbuo. Tulungan niya, lolang bumuo. Tapos, feeling ko, parang eto, dapat to dito, oh. Feeling ko lang naman. Kasi obviously, kaya feeling ko, para bang nagsasalita na siya, nagmumura na siya. Na ayan. Palagay ko, feeling ko, ito dito to nakalagay. Di ba? Ayan o, oh, para kasi siya nga nito. So, kuha tayo ng isa nito para i-assemble na natin siya. Ang hindi ko alam kung tama yung character. Tama naman siguro. Kasi natural, may ano yan, may nakaangat siya. Teka, nililipad. So, the same din siya. Para din siyang non-woven fabric. Tapos, ay, yung hirap. Tapos, yung ibang parts niya mas manipis. Ito, katulad nito, mas manipis. Hindi siya makapal. But anyway, pwede na rin naman siya. Yan. Tapos, feeling ko, dapat ilagay natin dito. Ito, makapal-kapal ng konti. Pero hindi rin ganun kakapal. Eh, kasi small lang siya eh. Unlike yung isang Chinese lantern na binuo ko, medyo makapal yun. Ay! Shoot natin. Ang hirap pa. Hala. Persahin na yan. Tinitipid pa kasing persahin eh. Tatanga-tangan lola eh. O yan. Tapos ibaliktad na lang para merong hagod pa rin siya. Yan! Oh, di ba? Tapos feeling ko dapat lagyan din natin doon, di ba? Ng isang ring. Ayan, lagyan ulit natin siya. Kasi feeling ko, isasabit natin siya eventually dito sa lantern kapag nabuo na. Ayan, so meron na tayong pinakabuntot niya. Tapos aralin natin. Uy, dikit din siya. Alam ko kasi bilugan to eh. Tanggal-tanggalin natin yan. Mind you ha, yung character kailangan nasa labas. So, paano kaya? Oh, di ba? Kung titignan nyo, parang ganun-ganun yun eh. Yan, subukan natin ha. Actually, wala ako talagang practice nito. Hindi ko siya inaral. Hindi ko rin pre-practice. First time ko rin to. Feeling ko lang naman ganyan siya. Ang daming feeling ng lola, no? Tatanga-tanga talaga. Naku. Ay, ano yun? Oo, hindi. Wala. So, kasi pabilog siya eh. Maliit na bilog eh. Tingnan natin kung gano'n talaga kaliit yan. Tingnan natin, pag duksong-duksongin natin siya, kung ano lang yung mabuo natin. Kaya hindi ko na siya pre-practice kasi parang ano, feeling na naman. Feeling ko parang andali lang niyang mabuo, parang hindi naman na kailangan pag-isipan pa ng todo. Kasi parang yun, ayun o, ganun-ganun lang siya. Teka, ay, mind ah, yung character natin kailangan hindi balistad. Teka, sandali, parang bumalistad na. Ano nga ba yung character na... Ah, yan, ganyan, ganyan, yan. Tignan nyo ha, maging conscious kayo sa character. Kasi mamaya balibalistad yung gawa nyo sa character. Pwede nyo ring i-search yung character niya para malaman nyo kung ano yung tama tsaka kung ano yung mali. Eh, in my case, medyo sanay ako dito. Kaya alam ko. It's natural, itatama natin siya. Itayo natin siya kasi, di ba? Kung baga-baga yung word magiging... reverse. kung sabihing swerte, gano'n, di malas. O, di ba? Parang gano'n na siya. Ayan! Unti-unti na nabubuo. Ang galing. Medyo manipis siya kaysa sa regular na ano. Teka, meron pa tayo dito eh. Alam nyo, feeling ko talaga dito to eh. Kasi dinetermine ko yung number of sides niya kapag sa ano eh. Sa gano'n, no? Di ba? Feeling ko meron dapat isa dito sa taas. Ayun o. Tapos, isushoot lang din natin to. Doon. Ilan ba sides niya? Tama ba ako? 5? 1, 2, 3, 4, 5. O, 5 nga. Di yun na yun.
mabilis lang natin itong mabubuo kasi parang alam nyo, parang bumubuo ka lang ng hindi mo na kailangan pag-isipan pa. Yun o, ang galing. Ako, may narinig ako parang yung barangay may hinabol na naman. Ako, sino kaya yun? Ayun! O, diba, bilog na siya? Kalahating bilog na siya. So, dapat meron pa tayong mabuong kalahati. Tama? Yan, ayusin natin yan. O, nakikita nyo na kung paanong itsura niya. Unti-unti na lumalabas ang beauty niya. Eto, meron na naman top part. Meron na naman isa pa. Tapos, ito. Bakit kaya parang kapos to? Piling ko nung makapos. So, mismong erekta na natin siguro dito, no? Mind you, ha, yung character, ha? Baka bumalistad, eh. Kung magdadala siya ng swerte, bumalistad din ang swerte sa inyo. Di ba? Tapos, tama bang ginagawa ko na i-erekta na dito? Tama naman siguro. Okay na yan. Tapos ito, ilalagay natin doon, no? Ayan, no? Feeling ko lang naman. Ayan. O, di may isa na tayo. Then, kuha ulit tayo ng isa. Mind the character ulit. Kailangan hindi bumaliktad. Tapos, ito, feeling ko dito to. Ilabas mo yan. Kasi hindi na to pwede yung ano, bubuin mo muna tapos sabay ididikit-dikit mo siya. Palagi ko hindi na uubra. Tapos, mind the character ulit. Tapos, ito na naman siya. Yan. Ay! Parang ano? Parang, teka sadali, nilipad. Parang may mali na tayo. wait lang ha. Parang may mali na ha. Parang umabuso ako ha. Yan. Ay, may mali nga ako. Hindi to dapat dito. Dapat ito andito. Ayan o. Oh. Ayun. So, tama na yun, diba? Tapos ito, usog natin. Yan. Para bilog na bilog. Tapos, isa na naman. Talagang minsan, no? Kasi wala talaga siyang instruction, promise. Hula-hula lang din itong ginagawa ko ngayon. Tinignan ko lang yung picture niya sa drawing. sa drawing, sa picture. Ang lola makaluma, eh. Drawing talaga, no? Wala itong instruction, eh. Basta hula-hula na lang kung paano maging itsura niya. Parang kapos sa salipunan. Teka, sandali. Teka, yung character ko, baka mali. Tama ba yung character ko? Tama naman siguro. Eh, character, yun. Yun. Tapos, ito dito. Tapos, ayun! Nag-meet na siya! Ang galing! Oh! De, isa na lang dun sa pinaka-ibabaw. Malaki-laki rin pala siya. Hindi rin pala siya sobrang maliit, ha? Malaki-laki rin, oh. So, eto na yung pinaka-ibabaw niya. Kaya lang, parang may mali akong isang karakter. Ay, dalawang karakter ang mali ko. Lola talaga, oo. To, dapat ganon. Ay, tama ba? O yan, ganyan. Kaya kayo, tingnan-tingnan niya yung karakter. Mamaya kasi bumaliktad, hindi na swerte. Kasi, di ba, swerte ang ibig sabihin ng karakter na yun. Tapos, pag biniliktad mo, di wala na swerte. O kaya, pag nakatagilid, katulad nito, nakatagilid. O, di tagilid ang swerte. Kaya mind nyo yung karakter. Joke lang. Wala naman sigurong epekto yan. Kaya lang natural, di ba? Mabuti na rin yung may pattern siya kaysa naman yung... Tatanga-tanga ang lola eh.
Yan. Basta sundin nyo lang kung ano yung, ano, kung ano yung sinasabi sa inyo ng mga duktungan niya. Hindi kayo maliligaw. Huwag lang kayo matakot. Mabubuo nyo rin. Ayan. Nag-enjoy yan, Lola. Sobra ako kayo nag-enjoy. Grabe. Ayun, ganda. Ay, teka. Ano pa itong isa? Ayan. Tapos, check nyo na lang. Double check nyo na lang bago nyo ilock yung pinaka-last na. Kasi minsan, may mga hindi siya maganda ang pagkakaano. Oh, mukhang okay naman na. Ilock na natin siya yung upper part niya. Eh, ito, hindi pa pala maganda to. Parang may mali pa. Teka. Ayun, kulang pa ng isa. May mali akong nagawa. Kasi may dal... Ayun, to, kulang dito. Kasi inayos ko nga pala. Teka, character. Yan. Tapos... Yes! Oh. Basta sundan nyo lang yung ano, puso nyo, ganon. Puso talaga, magbubuo lang ng puzzle, puso. Aba, bakit naman hindi, di ba? When you use your heart and then your brain, di ba? You can build anything you want. Diba? Tapos, last but not the least, oh, mind ulit ng character. Pero parang balik. Parang tagilid na naman ha. Tingnan nyo yung character ha, guys. Naku, ba't pa... Ah, alam ko na. Kasi tagilid. Kasi tinagilid ko. Pero ito ngayon, okay na siya. Mali yung simula ko. Pero anyway, lahat naman siya nakatayo eh. Lahat na ng character nakatayo. Di naman na siguro masama. Tapos ito, ayun na lang. Dito ko na lang siya. Yeah, ano. Okay. Since last na to, titignan na natin maingay. Ang hirap din pala na itayo lahat ng character niya kasi yung nga pala parang semi-round din siya na hexagonal. Ay, hindi, octagon to eh kasi lima eh, di ba? Limang side eh, octagonal siya. Ay, octagonal. Pentagonal. Visit na yan, o. Oh. Yun! Oh, ayan, buo-buo na. Buo na ang peg niya. Oh! Ngayon, ang tanong, bakit walang butas para pagsasabitan? Ibig mo sabihin, bubutasan natin to? Ay, wala nga butas. Wala siyang particular na isa na may butas. O, wala eh. Ah, bubutasan nga natin para maisabit ito dito. Paano kaya? Is it like that? Wala naman kasi siyang ibang parts na nakalagay na otherwise ito, meron siya nito. Hanapin na lang natin yung may pinakamaganda at nakatayo lahat yung character. Kasi ang hirap naman pag hindi nakatayo yung character. Ito. Hindi. Ano ba yan? Ang hirap ha? Yun lang ang napalpak ako. Di ko, ayun, to. Almost lahat nakatayo. Saan ko kaya yung ano, sinimulan ko kanina? Ay, to. Hindi. Ay, ewan. Basta kahit di na nakatayo yung character, bala kayo dyan. Eh, kasi ano eh, ganun din ang kalalabasan eh. Hindi rin tatayo lahat eh, kahit anong gawin mo eh. Kasi nga, ano siya, circle siya. Italian na natin ito. Sa kaya ito pwedeng itali? Wala rin siyang pantalian. Ano ba naman to? Pero meron siyang mga bilog-bilog, oh. Ayan. Eh, kaso kung dito mo siya lalagyan, di ba? Parang hindi naman, di ba? Parang hindi naman siya para diyan. Parang mas kung dito, eh. Sa ganito, oh. Ito, dalawang dulo, di ba? Parang mas pag diyan. Kaso, paano? Alam ko na. Kaya pala meron ito. Okay, try natin yung theory ko ha. Tatry ko lang ha. So, kunin natin to. Tapos, yan, lagyan natin siya ng buhol doon.
Kasi pantalya siya, di ba? Yan. Tapos, yung pinakabuhol na yon, yun ang itabi natin doon. Yan, ganyan. Tapos, hanap tayo ng pinaka pipilian natin na medyo matigas-tigas na area. Ito, maano to eh. Tapos, ilagay lang natin siya dyan. Ayun! Oh, de, meron na tayong pansabitan. Hindi na natin kailangan mag-alala. Oh, di ba? Ang galing! Ganun pala yun. Pero kung gusto nyo, isecure nyo pa rin kasi feeling ko matatanggal siya. Ayan, natatanggal na nga, oh. Pwede nyo naman sigurong isecured ng something like stapler or what. Diba? Pwede rin matanggal kapag kaya gusto nyo siyang itago. Or pwede nyo lagyan ng some other thing aside from this ring. Ano kaya magandang ilagay? Teka, marami ako 3D print dito eh. Tapos pwede nyo siyang ano, lagyan din ng bombilya sa loob. Kung gusto ninyo yung mga LED light, LED light, pwede. Maganda siya kung may LED light. Ito na lang ding ano niya na natatanggal naman na kasi. Itong pinagtanggalan. Tatry ko lang. Ipit ko lang ng ganun, no? Parang piling ko naman. Uy, matibay din siya, guys, oh. Ayaw din siya basta mabutas, oh. O, yun. Tapos ganun na lang. Hanap tayo ng medyo secure. Ito secure. Ayoko kasi siyang dikitan. Ayoko rin siya lagyan ng stapler. Pero pwede naman na, di ba? Oo. Pwede naman na mag-aang lang naman. Siya yung problema ngayon, itong isa. Ano kaya ito? Wala naman na akong ribbon. Siguro kaya may extra pang ring eh. Oh, may dalawa pang extra ring. Ganon din siguro ang kailangan gawin. Ano natin yung dalawang extra ring. Tapos, hanapin natin yung dulo niyang kabila. Ayun. Tapos, ganyan lang din natin siya. Hanggang gumit na siya. Ayan. Ay, ang hirap ha. In fairness, patapos na, naipadusa pa siya ha. Wala kasi siyang butas-butas eh. Or, ano kaya, kung tama yung nasa isip ko, huwag na, alam na, pwede na to. Kasi mas destructive yung isang nasa isip ko eh. Baka hindi, ano, hindi tumugma. Pero pwede nga eh. Sandali ah. Diba, ito yung kanina, tanggalin ulit natin. Tingnan ko nga kung saktong haba nitong ano na to, ribbon na to. Ganoon mo, tapos na tayo eh. Wala na tayong gagawin eh. Ito na lang ang problema. Nakakabisit. Kulang eh. Yun ang nasa isip ko. Baka pwedeng true and true. Diba? Ayan o. Pwedeng ganun eh. Tapos true and true. Ilaglag mo yung ribbon doon sa kabila. Tapos hugutin natin doon sa kabila. Teka, sandali ha. Tatry ko. Sino ba? Ito, de. Ito dito. Ito yung ribbon ka. Ay, ribbon! Ako. Wala. Mahirap. Anyway! Ganun din naman yun. Naku, papakadusa pa ako. Oh, ganun na lang. Yun na lang kanina. Wala eh, ang hirap eh. Kasi nanay, pwede nyong i-stapler kung nasa sa inyo naman yan. Pero ako, ayokong i-stapler. Gagawa na lang ako na something na pwede ko isiksik dyan. Tapos, or pwede ko naman dito na lang sa character din ilagay itong ribbon, no? Pwede kaya? Naku, baka masira. Pwede nyo na lang i-stapler siguro itong ribbon. Kasi magaang lang naman siya. Sa totoo lang, napakagaang lang niya. Kasi hindi mo rin pwedeng bumutas dito. Kasi hindi din naman siya balance. Kailangan nasa ganito talaga, oh. Nasa ganito. And anyway, ayan na ang itsura niya. So, para siyang parol. Para siyang parol. Ayan. Teka ha, angat ko ulit yung ano, camera para medyo makita niyo naman ang beauty ng lola. So, anyway, yan ang itsura niya. Yan. Ayos ba?
Oh, para-paraan na lang kung paano nyo mailagay ito. Pero ako, gagawin ko true and true. Kuha akong barbecue stick bukas. Tapos itali ko yung pinakatali do sa barbecue stick. Itusok ko para at least, di ba? Ang ganda, di ba? Oh, ano masabi nyo? So, salamat na naman sa panonood, mga apo. Maraming salamat. So, isa na naman ito sa mga kinalokohan ng lola na binili niya sa Lazada noong birthday sale ng Lazada. At satisfied naman ako. Magaang siya, madali siyang isabit sa gusto ninyo at saka na maganda siya sa paningin. Madali din siyang i-disassemble kapag gusto nyong iligpit just in case na gusto nyong maglinis ng bahay or maglilipat kayo. Pwede nyo rin siguro tong labhan kung just in case kasi minsan pagka nakasabit kasi ginojoehan ng mga langaw, di ba? Pwede nyo siyang labhan, fabric conditioner, kaya na medyo matatanggal talaga yung glitters pagka nilabhan nyo. So more or less siguro wag na kasi maliit lang naman siya, hindi naman siguro siya ganong kadumi at pwede nyo naman pagpagpagpagin na lang kasi ano naman siya, non-woven fabric. Okay, maraming salamat mga apo. Please subscribe to your Lola's channel ha. Marami pa akong deliveries na darating. Thank you!